So, ibig sabihin, ginamit natin yung kasikatan ni Bibisara para kumuha ng subscribers. Tapos ngayon, pumili ka ng kandidato, hindi mo inaral, hindi mo ni-research. Sasabihin mo ngayon, corrupt ang mga Duterte. Sasabihin mo ngayon, mamamatay tao ang mga Duterte. Magpo-post ka na isulong ang ICC. Eh, ang liwaliwanag noong kampanyahan, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinanong siya. Ang sinabi niya, walang karapatan na manghimasok sa justice system ng ating bansa ang mga dayuhan na hindi naman naninirahan sa ating bayan. So saan yung kredibilidad nito mga vloggers na to? Kasi ang dami-dami natin noon eh, yung panahon ng kampanyahan sa mga caravans, ang sinisigaw natin ano? Sinisigaw natin Marcos, Duterte. Pero ngayon tingnan nyo, mayroong mga vloggers na nagsasabi na mas nanaisin daw nila na makasama ang mga dilawan. Ang mga dilawan makasama sa unity ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas pipiliin daw nila ang mga dilawan kaysa sa mga Duterte. Kailangang managot ang mga Duterte sa mga kasalanan. Asa na mga kasalanan? May na-file ba silang kaso? Wala silang na-file na kaso sa mga Duterte. Halatang destabilisasyon, halatang demolisyon. Para saan? Napakaaga pa para mamuliti ka. Yung mga impeachment na yan, ganito lang yan mga kababayan. Ang usok, hindi magkakaroon kung walang apoy. So ibig sabihin, meron silang pinoporma na impeachment. At kung magkakaroon man yan, tandaan ninyo, pag nagising ang sambayan ng Pilipino, maluloko nyo ang ilan, pero hindi ang pangkalahatan, tandaan nyo po yan. Ang mga supporter ng Pangulong Rodrigo Duterte nananahimik lang. Tatandaan po natin, meron pong 32 million na bumoto para kay BP Inday Sara. Kaya para sa mga kasamahan natin, nakakalungkot man, hindi natin alam kung bakit nangyari ito. Na ang sinisigaw nila nung kampanyahan ay BP Sara Duterte. Pero ngayon ang sinisigaw na nila ano? Pasukin ng ICC, panagutin ang Vice Presidente sa confidential pag na mismo ang Vice Presidente ang nagsabi, kung dyan lang ninyo susukatin ang pagmamahal ko sa bayan, alisin nyo yung confidential pag na yan sa akin. Bakit ako nagsasalita ng ganito para sa Vice Presidente? Hindi ako bayaran. Never ko pang na-meet yung Vice Presidente natin. Pero meron akong prinsipyo, meron akong kredibilidad, at meron akong integridad. Ipinagmamalaki ko na ang pinili ko bilang Vice Presidente noong nakaraang eleksyon ay si BB Sara. Napili ko siya bakit? Dahil sa legasya ng kanyang tatay. Diba? Noong 2016, alam naman natin, ginulat ang sambayanan ng isang mayor from Davao. Walang naglakas loob lumaban sa mga dilawan, kundi isang mayor. Isang mayor na probinsyano, ginulat ang buong Pilipinas. At sa katauhan niya ni PRRT. Kaya huwag nilang subukan gisingin ang taong bayan. Matalino na ang mga tao ngayon dahil sa social media. Hindi na nilang kayang lokohin ang sambayan ng Pilipino.